Ito tayo sa may police station Tagbilaran City. At ito na yung pagsasubmit natin sa complete requirements para doon sa para dito sa nasunog na pa rin. Sa pistol ko na Sam 45 na nasunog nung nasunog ang bahay namin, para sana ay mawala na sa system nila ay ating i-submit na yung IR, yung blotter at saka yung fire certification, para sa ganun ay mawala na sa system yung baril na yan dahil nasunog na. So let's go para magawa na nila ng paraan mawala na yan sa records. Okay, it's done. Nandito na si Bok, tapos na niya ang karga. Ayan, let's go. Okay. Nasaan ka na? Anong building ito? May bagong building dito sa harapan. Ito yun. Punta tayo dito. Mag-submit tayo ng papers para matapos na, guys. Pero before entering, meron siya lang wash area, decontamination, at saka ayan. Ayan ang sundin natin. Puno na si Sir Jess Martinez sa RCSU 7 PSSG. Ayan. Salon. So, tapos na kami dito. Ang advice ni Sir Orapa, dahil si Sir Orapa ang sa investigation ngayon, naimbestiga niya yung mga papeles, i-proceed namin ang pag-submit doon kay Sir Jess Martinez or kay Sir PSSG Solon sa may Camp Dagohoy. Doon tayo at i-submit natin yung complete papers na nagawa natin. Okay? So, let's go. 3:30 na yata. Sorry, doon kami galing, hindi ko binidyohan. Ano, wala, kalalakad lang daw dahil nag-field, pati rin si Sir Solon may mga lakad, kaya intindi natin dahil mga official yan, na importante, may bigla-biglang lakad. So, bukas na naman, ng mga 8 siguro, agahan namin ang pagpunta para matapos na ito. Okay? So, let's go home! Hindi pa rin tapos! Ayan, para matapos ang araw natin ay punta tayo sa Island City Mall. Anong magagawa sa Island City Mall? Bibili ng malalapang. Kasi nagugutom yung kasama kong yan na, oh. Yan. Nagre-reklamo dahil nagugutom. Kaya punta tayo doon, bili tayo ng stock na pagkain. Gusto raw niya Goldilocks, so pagustuhan. Let's go there and buy some food na makasatisfy sa ating cravings. Punta tayo doon. Matagal na akong hindi naka-visit yan at saka dito sa Davao Central. No? Hindi na pala Davao Central Market ang tawag yan. Tagbilaran. Ayan o, nakalagay dyan. Wala na siyang nakalagay na doon. Ayun siyang. Tagbilaran Central Public Market ang nakalagay. Yun. Yun na ngayon ang pangalan. See that? Hindi alam po lang siyang. Mangihira ba niyang baligya? Mangihira ba? Pagpila, Ariray? 100? Kari, kaya ba 400? 100, dito. Duha. Oh. 1 kilo. Yara, guwapa na kong suki, oh. Ari lang mo diri, pangitaan lang ni siya. Ani. 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 Ista, ma'am. Palito, ano yung saling bagong kay lami, lami, ay. Uy, ang crab niya, lami. Ani. Lang. Kaya kung mga tulang kong bahana, saan naman to eh, naglablaag. Isa. Pila na tanan akong bayro noon? Kuhaan tanan, 520. 520 ito. Ang gaganda ng mga fruits ko. Avocado and the mango, 90 pesos per kilo. Tapos avocado, 70 lang. Aba, mura yung binilahan ko, yung suki ko, ang bait. Wow, thank you Lord. May pintas. Salamat. Bili raw ng Goldilocks, so let's go. Sabi niya kanina nagugutom, ewan ko kung kakain ito sa Greenwich. Ayan guys, tinatry kong hindi mahiya mag-vlog. Nakataas na yung kamay ko. Yes! Hindi na malikot.
are at Goldilocks again. Suki. Bili tayo. What? Ayan. Obvious na yung kamay ko. Nakataas na. Ayan. Para slow na yung cam na gumiling. Hindi na magre-reklamo yung nanonood na nahihilo, no? Okay? Obvious na? Obvious? Hindi na awkward sa mga tao? Masanay daw ako eh. Sabi ng makinunto. Nakakahilo na yung ano mo, vlog mo. Paki-improve naman, sabi niya. Ay kaso nga lang pag nasa publiko nga, patago yung pag-video ko ngayon. Ilantad ko na para okay na yung video. Ayan ha? I don't care na, kahit tignan na ako. Okay? Mag-inasal kaya? Ang gusto mo? Awal daw? Dito tayo. Dito tayo ng something. Today is Wednesday. Ito, tingin mo. Wednesday, Thursday ngayon. Basta July 22 ngayon eh. Wednesday. Bili lang tayong mainom. Binabaybay na natin lahat dito ang mga kolom ng ano. May stunting na guys. Look at that. Just updating. Oh, see? Dito na tayo. Bili tayo ng frozen sausage siguro. And then a little of meat. And then fruit. Ito na, natapos na ang family namin. Kaya uwi na tayo and then proceed sa trabaho. Pero gabi na eh. Maiinom. At saka yung Biogen na favorite soup ko eh meron na. Kaya bumili na yun. At nahulog pa. Handa. Galing. Yung toyo na ubos na. Yung mga sili ko para sa spicy food. Kami ito nakalimutan ko kahit sa dao. Yung mga yung bolt pang digest na mainom. Energy drink. Refreshment. Okay. Hindi na malikot yung kamay ko, no? Hindi na ako nahihiya. So, obvious na. Tinataas ko na ngayon. Hindi na ako nahihiya. Kapalita, taguhani. Ay, wait. Usa lang ani niya. Usa, aduhani. Okay. Mao lang. Nakakaanin, painitang bulanon ka na ha? Itinaas ko na guys, hindi na kayo mahihilo. Itinaas ko na yung kamay ko, hindi na ako nahihiya. Mahala na di ha, o katawan ka, no? Basta clear sa view ninyo, okay? Here is your request. At ayan, hindi na ako malikot, mamuha ng video. Ayan. Ayan, kunin nyo na ng mga ano, sponsoran nyo nga itong masban ko. Black Mamba. Oh. Nakikinig ba kayo? Ayan, nakita nyo yan. Sponsor! Baka naman, nakikinig kayo dyan, mga taga-Black Mamba, no? O, baka, baka naman. Baka naman pwede. Lagi-lagi na lang yan ang ininom ng lakay ko, no? Okay, let's go home, guys. Ang dami pa natin gagawin. At magpapaalam na rin ako. See you again next time. Please like, comment, share, and subscribe. At sana naman ay mag-like naman kayo kung naibigan nyo yung video. And then, subscribe na sa mga baguhan and then click the bell button. Sana naman ay magsama-sama pa ulit tayo sa next video. Okay guys, thank you. Love you guys. Stay safe. God bless. Yan. Okay, bisalig yung sa ICN. Si Ondo eh niya. Ang among guard na maayos. Yan sila. Wow, mag-sunset na. It's about 5 o'clock na siguro ang time. Kung hindi po sure, hindi pa ako sure. Maybe 5 na. Nako, mag-ingat kayo sa mga kotse nyo. Ayan o, naklampingan yung pick-up.
Nandito tayo sa City Hardware para bumili uli ng tiles, guys. Sa sinabi ko na ba ipinagbabawal dito kaya malikot ako mag-video minsan. Pero ngayon, this time, hindi muna ako mag-video sa loob para hindi tayo magkaroon ng problema. Lalo na sa pag-video ko malikot pagka ganun na medyo awkward. So, punta kami sa loob, guys. Pili namin 203 ang isa. Ito 150. Ito kasi magaspang, kahit mabasa hindi siya mag-slide. Yan 203 ito. At ito ay porcelain tiles yan. Porcelain. Meaning mas madali rin i-apply ito, porcelain tiles. Ito 185, pero ito yat, ito talaga gusto ko. Pero walang tao. Yan. Nakunan ko naman dito, guys. Medyo awkward pero tinaas ko konti. Ano na yung flooring natin? 1,465. Makapal. Ayan yung kapal niya. Stone. Pure stone. Ito na yung ano, terracotta para sa bubong. Di sagdan ba? Sagdan yan? Ah, okay. Sagdan, may design ah. Sagdan ito. Sagdan ito. I love that. Ano, sagdan. Ang ganda. 225 ang isa. Ito naman, 184. Ito tingin ako ng tiles na yung maliliit. Ito naman sa wall. 35 yung ganyang maliit, guys. Kasi laki ng ano. Kasi haba ng ruler. Magtingin tayo ng tiles na yung maliliit para sa banyo. Papa, ito. Para sa wall. Dito tayo. Ayan. Ayan. Okay, it's done. Nandito na si Bok. Tapos na niya ang karga. Ayan. Let's go. Okay. Nakuha na kami ng pang flooring at saka dun sa entrance at saka yung pang flooring ng CR. At ako'y kontentong-kontento dahil napakagaganda. Ang gaganda talaga. Papakita ko mamaya. And then makikita nyo naman pag in-install namin. Literally kami ang mag-install. Nakiki kami ako, pero itong kasama ko ang expert dyan. Okay? At ako'y assistance lang niya. Assistant. Good morning again, guys. Good morning. Welcome to my channel. Nandito na naman tayo sa kitchen. At ngayon, hindi tayo nagluluto kundi kumakain. Ang kakainin natin today para sa brunch ba ito? Brunch na, no? This is brunch. At ayan, heavy kasi yun nga, may mga lakad, may mga trabaho, may gagawin, at pati pusa ay kumakain. Ayan. Laging kasalo sa pagkain si Chubby. At alam nyo, may naka-watch na dalawang, ayan, naka-watch sila lagi. Ayan. Naghihintay ng grasya. Punta na naman kami maglakad ng papeles para doon sa firearm. So, how I wish na matapos na dahil pang third week or kailan ko ba inumpisan paglakad nito. Ang tagal naming nilakad, guys, dahil sa doon sa offices na pupuntahan namin, wala yung hinahanap namin diyan sa mga official kasi minsan daw ay busy sila, nasa field, may tawag, may urgente, mga ganun ang mga reason. Kaya ngayon ay punta kami doon at tignan namin kung matatapos ba ito. Kailan kaya matapos ito? Yun ang question. Kailan kaya matapos ito? Matatapos na kaya today? Yun ang question ko. Okay, lalabas na kami at kami ay magsusuot na ng mask. Op, inuubo ka. Haha. At sana ay hoping na matapos na namin itong aming nilalakad na yun nga, yung sa pistol na samko na sana ay mawala na sa records nila dahil nasa system pa rin nila yung records na samantalang nasunog na yun matagal na, way back 2014. It's been a long time, 6 years na eh, hindi pa rin nabura pala. So let's go, guys, at tingnan natin kung matapos ba talaga dahil medyo may katagalan na ito. Wishing lang, cross my fingers. It's July 23, it's Thursday. At
Minabaybay na naman natin itong kalsada. Ganda ng araw. Napakaliwanag, napakaliwalas. Ang ganda. At yung araw ba na mai-imagine mo na nandun ka sa tabi ng beach at nagsasunbathing or nagpipiknik, naghahanda na ng maihawan ng mga barbecue na ibinabad mo na nasa Tupperware. Ganong mga imagination itong sunlight na ito. Ano? Sa tingin mo? Sa tingin ko parang nagugutom ka na naman yata. Hindi naman, kakakain ko lang eh. Sobra ka? Nagluto pa nga ng heavy breakfast today ah. Busog na busog ako. Sa isip mo eh. Hindi, yung araw na yan ba? Ma-imagine mo. Ma-imagine mo talaga na ganyan na ang liwanag o maaliwalas. Tapos iba ganyan sa dagat pagka nag-pipiknik tayo, naghahanda na ng masugnod. Huwag lang doon sa resort na malalaki dahil bawal yun. Yung mga inato lang na mga beaches na pinupunta natin noon, lalo nung bata ako. Every weekend, nako, hindi naman every talagang strictly every weekend. Yung karamihan ng punta namin is weekend, siyempre walang pasok. Rest day, nag-relax sa beach, ganyan ang araw. Kasi summer nga, ayan, maaraw. Naano lang tayo sa araw dahil it's been a week na makulimlim dito guys. Ngayon lang maraw ng ganitong palakas na kaliwanag, kaliwalas. Makulimlim lagi at saka yun nga, gloomy. Pero ngayon ay maliwanag. Ayan. Ganda, no? Pero may lalakad tayo. Diba itong lakad natin dahil ito ay documentation para sa nasunog na firearm. Nasunog na firearm. Eh, alam nyo naman, kailangan ayusin itong document na ito dahil mga delikadong bagay ito. Ayan. May sasabihin ako, hindi porket ang tao ay may firearm ay masamang tao. Hindi po. Dahil sa panahon ngayon ay natural lang yung, lalo pag nagninegosyo ka, kailangan mo ng firearm. Pwede kang mag-request doon sa ating mag-request sa ating gobyerno na bigyan tayong lisensya. Lisensyang bumili, yun muna ang ilakad natin. Lisensyang bumili para tayo ay makabili at lisensyang humawak ng baril. Yun ang dalawang papeles na kailangan natin i-secure bago tayo talagang legal na humawak ng firearm for our safety and security. Diba? Yes or no? Hindi siya privilege, so oh. Yeah, di ba? Kailangan lisensya ano mo rin yung tao. Oo. Dalawa lisensya eh. Ayun. Lisensya sa baril at lisensya sa tao. Ayun. Lisensya sa tao na magdala. Kaya baril, oh. Ang processing niyan guys, hindi rin ganoon kasimple. Dadaan ka ng napakahabang examination. Ang examination na inatendera namin is 300 items written. Meron pang pa-drawing-drawing. Sa psychology test, meron pang interview. At saka ang pila. Doon kayo hindi pati sa pila. Dahil marami rin kumukuha. Alam mo na, yung mga kapwa namin, mga negosyante, ay kailangan din ng ganyan. Kaya, hindi lang lalaki ang may firearm, guys. Pati mga babae. Maraming mga babaeng na magagaling bumaril. Pero hindi porket magaling kang bumaril ay killer ka na, hindi ganun. Ang daming tao dito ah. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? MTO ito? Ano ba yan? Dami. Ano ba yan? Papel? Wala ka siguro ng registration. Ay, sa motorcycle pala. Motorcycle yung nandun nakaano sa picture doon sa document sa isa. Ang daming tao dito ngayon sa MTO. Busy-busy oh. Grabe, kasi yun ang naantala na paglakad natin ng mga registration, yung sa mga, alam mo na, license. Ayun ako, talaga, dami. Ayan, na traffic na dito, traffic talaga. Dito nga sa smoke belching, tingnan mo, busy-busy oh. May truck pang malaki. Bakit naman dito kasi buong dumadaan to? Bakit naman ito? Yan, ang daming tao dito sa Smoke Belching. Grabe, no?
Ang daming hindi nakalakad ng papel kasi nung 3 months na na-lockdown. Ayan tuloy. Kasi nag-close ang offices, government offices. Kaya, ayan. Naipon, natanggay. Ayan, ang daming. Dilipat lang nila ito kasi ano. Ayan ang daming tao. Ayan, napakarapang ano. Kaya mag-clamping. Wow, nag-clampingan eh. Ayan. Dapat ilipat na itong LTO kasi ano, malang parkingan dito. Ang parkingan dyan talaga namang umiinda kami pati dito sa Bohol Water and Bohol Light. Walang parkingan lagi. No parking. At nandun ang signs na talagang clamping station dyan, clamping spot. Kaya walang parkingan talaga. Ang hirap. Dapat ilipat lang nila sa mas malaki ang ano, yung kasama. Ito tayo sa pump na Bohol. Pwesto yan yung LTO. Yan, pupunta tayo dito guys para may lakad din itong papel natin. Hinihingi. Hindi sa hinihingi, i-submit na natin para sa ganun sa request nila sa Manila, sa Camp Crame na i-bura na. Burahin na. Kilaran Police Station. Ay hindi, Bohol Police Provincial Office pala ito. Philippine National Police of Bohol. Ayan. Nandito kami sa Police Station. Ayan, tinatawag ng secretary, nakausap namin yung nandun. Eh, umakyat siya para tingnan kung nandun si, anong pangalan? Si PSSG Solon. Kasi si Sir Martinez ay busy, din nag-iisa, alam nyo na, busy. Kaya, makintay. Wala na naman, as usual, wala na naman. Kasi yan nga, yung hinahanap nating tao, or yung official ay laging busy dahil nag-iisa lang daw nga dito sa larangan ng kanyang trabaho, kaya always nagro-roving daw, kaya mahirap hagilapin. Ang ginawa ng secretary or yung receptionist nila na nandyan sa pintuan ay binigay yung number ni Sir Martinez, kaya tatawagan na lang namin, kontakin, and then kung kailan available, ganun na lang. Kasi hindi, mahirap eh, mahirap hulihin. Mailap. Ay, claim po ang ID ko. Okay, ay, sir. Thank you, sir. Ooh, may polis. Baka si Sir Martinez na yan, ha? Ay. Hindi. Let's go. Let's proceed to our life, normal life. Let's go. Let's go home siguro. Sa bahay na lalaba ako. Tapos nakapagligpit na ng mga nilabhan. Ngayon, ihatid ko sa taas para sa bihisan itong lakay ko na nandyan, nagtatrabaho. Kasi madalas ay pinagpapawisan. Ngayon ko ang mga damit na ito para pagka sabi ko ang order ko sa kanya, pag busy ako dito sa baba, ay please lang, magbihis ka pagbasa yung likod mo. Kako. Diyos ko. Ito pa naman eh. Hindi na nagsikir pagka nalilibang na sa ginagawa niya, concentrated siya talaga. At ayan siya, ang ginagawa niya ngayon guys, ito, yung silid-silid na yan. Ayan, tapos meron sumusunod sa akin na gwardya. Hi! Ayan, tapos dito ay tapos na rin. Ito yung mga pinamili namin na tile for the bathroom, nabasag yung isa. At dalawa. Dive muna tayo. Tama na muna yung trabaho. Nako ah. Ando na ako nagre-render, tapos nakaayos na ako mga nilabhan. Tapos ngayon sunod ay magluluto. And then mag-film pa ako. Meron akong yan box. Okay? So may iwan muna kita. May tubig ka naman doon. Okay na. Nainom muna yung vitamins. Okay na. So nilagay ko yan dyan. Huwag mo ngayon yung likod mong mabasa. Ha? Bye! 23. Ito ngayon ang ating
tatrabahuin itong entrance dito. Galing dito sa stairs, pataas, ito, dito sa entrance, lobby. Anong tawag dito? Yung before the bedroom. Ayan, dito. Itong space na ito, ay ito na ang lalagyan ng tiles. Ayan, dito. Ayan, ganyan. Ito yung binili na, binilhan namin ng tiles kahapon. Na ito yon. Ito yun guys. Yung malalaki din siya. Na parang simento lang. Simple siya pero ito is ano. Ano na tawag? Not porcelain. Ano pa pa? Porcelain yan. Kaya nakwenta na namin kung ilan yun. Binili na namin. Ang dapat mailapat dito sa space na ito. Porcelain tiles. Itong dulo nito ay basa pa. Kalalagay lang yan. At punta tayo, tingnan natin kung tapos na lahat. Wow, grabe ang lakay ko. Tapos na lahat kahit na yung pinakabulingit na singit, oh. Yung pinakamanipis na singit, ay ayan. See that? Eh, natapos na. Yes. Natapos na ang flooring sa bedroom. Talaga naman. See that lahat, oh. Lahat ng singit-singit na ilagay na. Pati dito yata ay... Ay, hindi ko mabuksan. Hingga mo lang. Tapos na ang bedroom, guys. Tapos na. Ang idadagdag na lang namin ay yung mga moldings. Ganyan. Pero unahin natin. Ang sunod na trabahuin ay ito. Maglagay na ng flooring dito. Yan. Wala ba yung lakay ko? Hindi. Sobra ito magtrabaho. Sabi ko magpahinga na. Dahil katatapos lang yung kumain ng lunch. Okay. Magpahinga ka. Sabi niya, kung magpahinga ako, wala nang matapos. Sabi niya, bayan. Tapos guys, yung binili namin kahapon sa City Hardware na tiles, basag po yung mga yan. Basag po itong tatlo na ito. Pero sige na lang. Ilagay na lang ito. Gamitin na lang sa singit-singit. Ito yung para sa banyo. Ito yung flooring ng banyo, ganyang style, hindi madulas, maganda. Para siyang wash out na yung, ano, yung galing sa dagat, wash out ang tawag namin. Ayan siya, para doon sa CR, yan. Yun ang sumunod. Hindi muna niya gagalawin dyan kasi ito ay magsilbing space niya magtrabaho kung merong mga ikat na tiles. Kaya hindi na muna lagyan ng... Tiles. Tsaka na yan. Mahuli na yan. Then, ibibili pa namin ng mga balls, shower, tsaka yung lavatory, lababo, ganun. So, dito na muna. Para luminis na dyan. Pero, inaayos niya yung entrance doon papunta sa kwarto. Sa kwarto ng anak ko yun eh. Dyan, oh, sa kabilang bedroom. Sa lumang building. Ito yung new building. Ito yung new... At yun yung nag-remain na old. Pero ayaw pang ito. Hindi pa namin matouch yun. Dito na lang muna. Ito ang tatapusin natin unti-unti. Okay, yun lang guys. At magpaalam na ako for today's sa video. Please like, comment, share, and subscribe. Please switch on the notification bell para kayo ay ma-notify every time na merong bagong upload guys. Okay? See you again next time. Okay, bye-bye. See you. God bless. Stay safe. Ito na. Tapos na yung flooring. Ayan. Nilinis ko. Winalis ko guys. Ito. Ayan. Sinishare ko lang yung kung gaano kaganda yung flooring na nilagay namin. Ay ito. Simple lang. At natapos ang bedroom. Yay! Tapos na. Ayan. Next is the lobby.